Katrogay, welcome ulit sa ating video. So, ito yung continuation sa unang video natin na ginawa na to. Sa signage na letter Y of arrow na first time ko siyang binasa o ni-reading na sa una pa na nagsisimula pa lang ako gamit yung compass. So, capture natin. Naka-elevate yung mga batoa, naglinya. Alignment siya sa mga unang video na to na nakita ninyo. At saka, kung dito sa terrain na to, ayan o, napabaluktot yung mga bato. Yan mismo naka-elevate. Kung pupuntahan mo yung bato na yan, naka-drop site na yan. So, na-forming of letter Y yung nakita niyo dito sa unang video na maps. Na kung tutusin, kung tatrabahoin natin, so, akala natin kung i-compare encoding is deposit na talaga. So, di pwede. Di pwede yung tunay na deposit ang makikita natin, kundi also maps and object sa ilalim ng mga signage marker. So, ang gagawin natin dito, sketch na naman tayo para makita niyo to, step by step ang paraan ko. Kasi ito yung ginamit ko o paraan ko nung una, paano siya basahin in actual. So, ito. At ganun na rin ang paraan ko sa unang video na nakita niyo, saka ginuhit ko dito. Ang kakaiba lang nito is mayroon ginuhit tayo, isinulat sa papel. Kaya kahit na hindi niyo klaro to, so papakita ko mamaya in focus, i-focus natin. Ito lang yung ipapakita natin. Una, so sinulatan natin. Kinuna natin ang mga degree of compass to. Yung marker na tunnel encoding. Ito. So, kinunan ko siya ng degree of compass, mga katroguide. Kinunan ko siya ng degree of compass kung paano siya iambing in actual area. Sa napa-elevate na mga marker na mga nag-formation na bato na forming of letter Y. Ganun siya. So kahit na kopyahin mo dito, kung anong detalye dito, ganun din dito sa isulat mo at saka sa actual, pwede mo siyang kopyahin pareho. So, pwede mo siyang kopyahin dito mga katrogide. Tuwid ito na nag-elevate na mga bato at saka paliko to siya. So, pwede mo siyang gayahin din. Lagyan mo siya ng compass dito. Ito yung alignment sa north. South to north alignment. Pinapakita dito is 63 degree or 350 degree. Yun ang paris niya. So, 63 degree. So, pwede mo siyang kopyahin. At saka, ito na din. Ah, 30 degree. So, kopyahin natin yung 30. Sulat natin yung 30. Para hindi natin makalimutan. At saka, lagyan natin ng palatandaan kung saan ang east, west, north, and south. Kahit lang east na lang ang lagyan natin. Para pwede din, para hindi ka malito. Alimbawa nito, ito yung alignment sa north dito at saka ito. Pwede dito mo siya ilagay ang sa harap, ang north. Dito rin ang south. Para talaga na sigurado na hindi ka malito o mawala sa pag-reading mo na in actual. At saka kopyahin mo din dito ang nakadetalye, kagalimbawa dito sa arrow. Kopyahin mo din ito para malaman mo, kopyahin mo siya at saka measure mo siya kung anong degree dito at saka dito. So dalawang paraan dito, object or number 8 na sa gilid. Health is wealth. Meaning, andito tayo sa southwest, ang tinatansya niya dito is, tinatansya niya is northeast 8 degree. Yung 8 degree niya, ang harap niya is 45 degree. Yung red. So, 8 degree.
So sinusulat ko yung number 8 object at saka number 8. Ito yung welt na tunay. Pero kung dito katatayo sa triangle marker, sa triangle na kahoy o bato, so masisintro mo siya. Kung dito katatayo, ito yung sinisintro niyang object, pero lihis ka ng 15 meters na deposit in actual. Ganun siya. Mas pinaka madali ito, pinaka legit na paraan natin. So 8 degree, copy natin. Dito mga katrogaida, 8 degree ang nakadetali dito, pointer to northeast. At saka yung tinatarget natin galing dito is number 8 deposit, ng meaning sa coding is wealth. So 8 siya, 8 din ang tinatarget niya dito. Ganon sila ka effective gumawa o napaka legit o pulido. So sinulat ko na yung 8. Ito yung arrow, pwede siyang i-continue dito, pero dito na lang para hindi masyadong madumi ang paraan natin sa pagbasa. At saka dito ka na din tatayo, target mo rin dito yung object. Dalawa ang arrow mo dito o pointer mo. Dahil dito, at saka ito, may makikita mo naman, mayroon siyang, yung perfect circle niya, mayroon siyang parang tinibhang sa gilid para siyang sisilbing pointer mo o siya o arrow. So alignment siya sa east and west direction or 90 degree, 16 degree or 90 degree. Grabe, napaka solid o perfect. Ayun o. Sa marker pa lang dito, dito ka pa lang sa triangle na bato or kahoy, at saka dito ka sa gitna ng bato na to, ora mismo, tansya-tansya mo na yung deposit. Sa dalawang paraan pa lang dito, ito yung main na letter Y, sa dito pa lang, tansya-tansya mo na yung deposit kung paano siya i-reading o iambing in actual area. Ita-travel ka niya. Kung tutusin, i-continue mo siya forming of letter X na to, meaning is right spot marker o deposit. Ganun yung travel of direction dito sa ginawa natin. Kaya pulidong pulido at saka napakasulid ang paraan natin dito. Dahil sa minisuran ko siya gamit yung object na to, ito na din, i-measure din natin yung number 8 kasi dito tayo tatayo sa bato na to kasi palihis. Under yung mas lamang ang number 8 sa weld. Mas lamang ang number 8 or welt kaysa dito sa object na signage na pwede siyang bato, kahoy, ganun siya. Kaya dito tayo, lagyan natin to ng arrow kasi ito yung tunay na sintro kung dito ka tatayo sa bato na to. Ito yung number 8, dito yung object ko, circle, ito yung number 8 sa gilid. So 17 degree, ibig sabihin is 1 degree lang ang diferensya. 16 kasi kanina, ngayon 17 degree. So ayun na, mayroong mga detalye na, kaya kinopya ko siya. Ito yung main sanga, kaklaroin natin. Ayun, so klarong-klaro na. Ito siya. So kopya na natin to, ito. Diba? So mayroon siyang mga degree of compass. Ito yung alignment sa north na 64 degree. So ayan o. Ito yung mga numero, mga numbering of degree na makikita niyo dito. Ito na siya.
So pwede na tayong mo-deploy sa area para makita natin kung paano talaga in actual area basahin. Pwede na tayong mo-proceed sa area gamit ito. Sa dalawang paraan na to, dito, itong sentro na to, ito. At saka, punta ka lang sa actual area na triangle na kahoy o bato. So matatarget mo rin itong weld or ito. Dito ka tatayo. Target mo siya dito. Dito ka rin tatayo mismo sa marker na to. Matarget mo siya. Yung 8 talaga, kailangan na talasan ng pagtingin natin. Talasan natin. Ito. Ah, sa ikalawang paraan din, in actual, di ka dito tatayo. Doon ka na tatayo sa tunay na nag-letter Y na formation na nag-elevate ng mga bato na forming of letter Y. Sa gitna na to. Mayroon siyang and sa gitna, mayroon na siyang makukopya. Kung anong degree of compass dito na nakadetali, ganun din ang makikita mo sa actual. So, pwede na natin puntahan to. Kung tutusin, marami pang mga detali dito, pero pwede din natin i-adapt kasi deposit ang pinapakita natin dito. Tunay na deposit. So, ito lang deposit na to ang tinatansya natin ha. Kasi ito, kung tutusin, makikita din natin to. Ganun lang din paraan sa pagbasa, pero hindi natin i-adapt kasi hindi na sa atin to ang lupa na to na ibinta na to. Kaya dito itong lupa na to dito sa relative namin, kaya free na free tayo dito. So unang-una, nakopya na natin to. Ito na siya. Kaya dito na tayo babase sa may numero. Ganun na siya, oh. So una, target natin 26 degree. Sa 26 degree, galing ka dito. Tansya mo siya. Ayun, 26 degree. Yo, straight talaga niya. Yung matandang kahoy doon. Na tatlong nag-triangle na bitanag. Bitanag ang tawag dito sa amin. Galing dito. So, medyo siya muna kuna na siya ng... Natandaan mo na siya kasi 26 degree. So, kailangan tandaan mo rin sa unahan kung ano yung tinatansya dito sa target sa compass na 26 degree. Galing din dito, dito ka tatayo mismo kasi dalawang paraan to, tatayo ka dito sa bato na to, target mo siya ng object na to, pero kailangan hanapin mo yung welt. Kaya sa lahat dito, sa gilid ng bato na to, ito lang yung welt na number 8. Ito lang yung number 8 marker. Kaya dito ka tatansya o dito mo siya i-target. Pointer dito. Kaya dalawa ang pinapakita ko dito, 16 degree, 90 degree object. Kaya always naman siya mga ka-true guide na ang deposit binaon talaga sa east. Kung andito ka lang mismo sa north direction or andito ka sa west direction. So andito yung east, nandito sa east yung deposit. So may nakita tayong degree of compass dahil dito dalawa ang pinapakita ko dito, sentro sa object at saka itong 8. Kaya ganito siya ang kopya natin. Kaya kung tatarget natin itong 16 degree to 9 or 90, iisa lang yan. So, tansya natin yung object possible. May makita tayong object doon in actual na bilog o bato. May makita tayo. At saka dito tayo, kaya welt, mas lamang ang 8 marker kasi sa coding is welt. Kaya dito tayo kukuha ng tunay na angle. So, 17 degree, ni 16. 1 degree lang yung diferensya, pero kung in actual, puntahan mo yan is 16 meters ang diferensya. So, kailangan na dito ka, mismo tatayo sa original na bato na to, tansya mo siya o target mo siya ang 17 degree. Hindi mismo ang 16 or 19, 90. Kasi bato lang. Pwede mo siya i-target in actual, pero may makita ka talaga doon in actual. Na na-alignment galing dito, nag-forming of letter X na. Matansya mo yung circle na bato. So, ayun na. May makita ka na. So, ayan na. Target natin 17 degree. In actual, missing to mga ka-true guide, ang 17 degree. Kasi deposit ang tinatansya natin dito. Ayan siya. So, natandaan natin kung ano yung straight niya galing dito. Galing dito sa bato na to. Straight niya 17 degree. Galing din ito, natandaan na rin natin. Galing ka dito sa bato na to. Natandaan natin ang 90 degree. So, ayun, 90 degree. So, tandaan natin. So, klarong-klaro dito. Mayroon na nakaharang, pero natandaan natin na ganito yung position o straight. Kasi mayroon mga kahoy na palatandaan kung dito tayo babase.
So una, wala kang references na makikita doon kasi missing in actual area. At saka yung solid mo lang na palatandaan, yung bilog na bato galing dito sa street na to, dito katatayo, yung bilog na bato ang makikita mo. So in actual, possible makita natin to. Yung object is missing lang talaga kasi 8. Walang marker na nakikita yan. Kaya dito, doon tayo pupunta sa araw na to na nakadetalye na triangle. Kasi alam natin in actual na mayroon talagang nag-triangle na bato. Puntahan natin doon at saka tansya natin doon. At saka bago dyan, para isa lang ang takbo natin o lakad, dito tayo in actual na letter Y. Target natin yung 26 degree at saka dito na forming. Kasi yung pattern nila, ito ang tansya. At saka dito ka sa gitna, mayroon na forming of letter Y dito na pointer of 90 degree or 17 degree. So puntahan natin dito in actual. So nakita na din ninyo ito sa in actual. Ito yung forming of letter Y. So galing dito, alignment niya, pwede mo siyang target ang number 26 degree. Galing ka dito sa naka-elevate na to. Ito, naka-elevate. Dito ka tatayo. Target natin ang 26 degree. Ayan. Hanapin natin yung 26 degree. Dito tayo sa bato. Yung walang magnetic stone mismo. Ayun lang yung kakwana. Yung mga pinutol, oh. Yung pinutol na tatlong nag-triangle. Dalawa lang yung natira na yan kasi ang isa pinutol na. Bago pa lang. So target natin 26 degree of compass. Para makita niyo talaga yung ang ano yung perfect niya o tama o eksaktong paraan sa pagbasa. Iniisa-isa natin. Ayan siya mga true guide, kung nakikita niyo yan, yung itim dito sa ibabaw, yung karugtong nito. Ayan na 26 degree. Sa 26 degree ano siya, transit mo siya dito sa gitna. Kahit na hindi na to pwede, hindi na, pero kailangan, pero gagawin natin. Dito tayo sa gilid, oh. Ayun lang, target niya. Ayan. So, kuha na natin. Kopya niya. Sa pool ang nag-triangle na kahoy. Dito ka rin tatayo sa pusod na to. Ito na yung mismo pusod. Yung letter Y. Yung continue niya, 30 degree. Ito na mismo, yung 30 degree. Continue. Kung lalagyan mo siya ng compass, so kopyang-kopya niya dito, 30 degree. Ito yung naka-elevate na mga bato. Pero dahil sa deposit ang hinahanap natin, tansya natin ang 90 degree. So kung titignan mo dito, ayan. So target natin dito, makikita natin 90 degree east. Dito nga oh, mayroon nga detalye ka, 90, 17 degree. Ayan oh. Ayan. Tinatansya niya dito, 17 degree. Mabuti na is maklaro talaga. So konting-konti na lang 17, oh, ayan oh. Yung 100 degree, so isa yung 17 degree. Ayan siya mga ka-true guide. Ayan. Kaya ang tinatansya natin dito, dahil 17 ang pinapakita dito, number 8 na naman tinuturo niya. Doon ka sa sobra na 15 meters galing sa totoong deposit na naman, pabaliktad na naman dito. Dito mo ang totoong susundan mo, ang 90 degree or 16. Huwag dito ang 17 kasi nakadetali dito ang 17. So try natin to, lagyan ng compass. Kung anong detali dito. Dito, huwag dito, huwag. Ito siya at saka ito yung continue. Ito at saka dito continue. Kahit na madaming lamok, okay lang yan. Gilid, gilid, gilid. Ayan siya mga ka-true guide, 90 degree. Ayan oh. 16 or 90 degree alignment. Ayan oh, galing dito. Galing dito sa gilid. Ito yung tinatansya niya. So alignment, 90 degree. Target mo siya 90 degree dito. Ayan. So dito ka i-straight, dito mo siya tansyahin. Para makita mo, medyo siya open dito. So doon na. Mahanap natin yung deposit. At saka, basta, tignan nyo yung bahay na yan ha. Puntahan natin to. Puntahan natin yun doon. Puntahan natin siya. Paikot tayo. Yung nag-triangle. Mga ka-true guide, yung bahay. Yung bahay at saka yung mapa na tinarget natin sa likod ng bahay.
Ayun siya. So natandaan natin siya. Tandaan natin. Ayun. At saka yung puno na yon, yung sanga. At saka dito sa gilid. Yun, natandaan natin yung may kaimito na malaki. Ayun siya. Ang tinatansya siguro sa object. Pero kung sa isang marka, kung doon ka sa bato tatayo, dito ang tinatansya niya, mga ka-true guide. Andun lang yung kaimito. Yung straight niya. Dito ka tinatansya niya yung bilog o object na naman. Dito lang yung mismong number 8. Dito ang circle. Dito. So, dito straight na to. Makikita natin yung bilog o circle na bato. Object. Distansya lang siya. At saka yun lang ang pinapakita natin na tatlong nag-triangle. Di alam ka, bata. Hindi natin siya medyo malapitan kasi masukal na. Mayroon na tayo natutunan masukal ah. Medyo lang tayo natin. Straight niya dito. So, yun lang siya. O, nag-triangle yan ah. Nag-triangle. Yung isa na yan dun sa medyo ibabaw na pinutol na. Yun, tatlong na triangle na yan. At saka may bato dyan. Mahirap lang ngayon lapitan kasi malalim. At saka may mga bato. Hindi natin alam kung anong meron dyan. Importante, napakita ko sa inyo dito. So, tansya natin dito. Kung tutusin na, mga ka-true guide, kahit na maghanap tayo dito ng mga countersign na naka-alignment sa marker na yan, na nagtuturo dito sa 8 degree. Ayan, oh. Yan na mismo kasi. Ganyan kasi ang plastada ng pattern. Kaya countersign ang hanapin mo, straight papunta doon sa deposit na inanap natin. Kaya nito, marker niya, pero mayroon siyang secret arrow marker, oh, tinago dito. Pwede natin lagyan ng compass kung ilang degree ito nakadetali. Kung alignment siya sa... Oh, tingnan niyo dito mga ka-true guide. So, legit marker siya. Legit marker. Ayan o. Alignment siya sa east and west. 90 degree. Ayan o. Ayan. Kita na. Ayan o. Compass. Kung ano natin, tatansya natin. Ayun lang siya o. East and west 90 degree. Pero dahil sa lihis na to, ayun siya. Hanapin natin ang marker of number 8. Ayan siya, 8 degree. Di siya solid na linya. Pero, pinapakita niya yung marka. Ayan siya mga true guide. Oh. Di siya solid na marka. Pero kung titignan natin, sobra na siya. Oh, ayan o, oh, 8 degree oh, dito. Oh. So, tansya niya, target niya. Mga 8 degree. Doon tayo, tinarget niya ang east direction. Tapos dito, tansya niya ang 90 degree. Dito. Ayan. Yung street na yan. Ayan o. Oh. Yung kahoy na yan. Ayan. So, deposit meaning is missing ang makikita natin. Pero in actual, hanapin natin o papakita natin ang circle na bato na makikita natin dito sa maps na to. Ito talaga yung street niya, yung kay Mito na sinasabi ko at saka yung triangle, anon lang oh. Oh, nakasalubong. Tapos yung isa na sa actual tayo nagbasa sa mapa, dito ang tinatansya niya. Yung circle na ba to? Ito, mga ka-true guide, bago lang to. Nakuha namin to sa ilalim ha. Di natin i-adapt yan. Napakasukal na lang talaga ang di na natin ma-adapt. Ito, itong bato na to. Ito siya, dito. Ito siya. Ito lang yung bato, nag-iisa dito. Yung bato na yan, may marka pero para siyang pawikan na nakapoint siya doon. Ito siya, yung circle na tinatarget natin. Ay, andun lang tayo kanina. Oh. So, galing dito, kung tutusin, i-step mo siya, 16 meters talaga, 15. 15 to 16 meters. Kaya, nasa gitna tayo sa trabaho. Ayun lang, oh, yung may baka. Oh.
Ayun lang yung may baka. Ayan siya. Kaya kung anong detalye dito. So, yun ang makikita natin in actual. Tinog din anak, ibasig ni halas dia. So, ayun siya. Basahin mga ka-true guide. Iniisa-isa ko na yan. Para nga tunay na makonfirm natin pa ang tunay na kinalalagyan talaga. Para tunay na makonfirm natin. So, kahit hindi mo siya, pagkatapos mo siyang basahin doon, mayroong mga countersign dito na nag-point dito sa south. Yung mga bato na yan na nakalinya. Pwede mo siyang puntahan dyan, basahin natin, paikot. Kung positive ba itong trabaho namin. Kasi mga countersign na yan, nagtuturo yan kung ano ang tunay niya na prospect of deposit. Halimbawa dito, papakita ko sa inyo. Halimbawa dito, para siyang mga panchon o mga nicho ang forming niya. Pero kung tutusin, palihis. Andito lang sa gilid niya, tinuturo niya ang circle na bato. Diyan tayo kanina. Yung alignment o straight niya, tinuturo niya ang straight yung bato. Ayun oh. Yung groove niya. Ito. Para sa mga nicho, ayan oh. Ayan oh. Yung mga alignment niya, tinuturo niya doon sa circle na bato. Ayun. Doon siya tinuturo niya, pero ang deposit andun lang oh. So hanapin mong marker na to, kagaya nito, parang tinipak siya, nag forming of triangle. Ayan. So dito katatat siya, target, straight mo siya. So makikita mo na yung prospect natin. At saka ito rin, may silsil pa. Para siyang tinipak, pero kung tutusin, titignan mo. Alignment siya sa trabaho natin. Sa amin lang pala nga trabaho. Ayan o, alignment siya. So, napakasulid, di ba? For pointer niya. Kahit na andito ka na sa south, para ma-confirm mo siya na positive talaga siya, kung mayroon pang bato dito sa east, pwede siyang puntahan. Hanapin mo kung babalik ba yung marker papunta dito sa sinasabi natin prospect. So, mayroon ka ng halos 70% na nag-accurate yung basa mo. Para rin na-accurate kasi sa marka na over halos siya alayan niya kung titignan natin. Halos mga 90 meters ang distansya niya sa pinuntahan natin. So pwede dito ka sa malapit dito sa trabaho. Hanap ka ng bato dyan sa north direction o sa west direction. Hanap ka ng bato kung dito lang ba lahat papunta. At saka punta ka dun sa north, kung dito lang ba lahat papunta, ibig sabihin is 100% ka na natuntun mo yung tunay na treasure deposit. Kahit natuntunan natin, mayroon na tayong 99.9% na deposit na natuntun natin. Ma-adapt natin na yung 1%, 0.1% na yon na naitira natin, yun na mismong 100% kung paano natin kunin o diskarte kukunin ang deposit. Kagaya nun, sa trabaho namin, temporary namin naiwan, hindi namin pa mabalikan. Kasi dahil sa tao lang tayo, namang madali hanggang sa aabot ang panahon na dumating yung mga sakuna sa mundo. Ulan, bagyo, lumpira, ganun siya. Kaya nagpapasalamat ako sa mga tao nga kay Sir Robert na nagbigay sa atin ng tiwala. Kaya lang ngayon umabutan ng bagyo yung Pareco sa Amerika. Kay Sir Robert sa Japan yun, shout out natin saka sa pamilya, ingat-ingat kayo. Sa yung Pareco na from Australia. So taga Davao yun sila by Pare Rick. Thank you, salamat din. So ayun sila, natitiwala din sila sa atin. Pero ang panahon lang ngayon talaga is hindi talaga natin ma-underestimate. Kaya ka Sir Dayuha from Hawaii. So ayun, gusto nila tayong tayo mag-handle sa gustong bubuksan na digging site na yon. Pero dahil sa pandemya, hindi natin talaga mabilisan makuha ang mga deposit na natunto natin.
maliban lang siguro kung mas mayaman na tayo ngayon, mas madali natin makuha gamit yung equipment. So pwede natin i-surrender lahat yan ang nakuha natin kasi sobra-sobra na, yung iba itulong pa, di ba? So ganun siya mga Katro Guide, maraming salamat sa inyo. Sana mayroon kayong nakuha na idea dito sa pinapaliwanag ko kahit na mahaba na yung video. Salamat at saka tinapos ninyo. At saka see you sa next video. Maraming salamat at God bless.